ang husay ng trick na yun. Kumusta kayo? Marami tayong nakitang tricks ngayong araw. Oo, hindi kaya milagro? Nahihirapan akong alalahanin. Alam ko na! Habang tumitingin ako sa memory bank, hanapin ninyo ang mga nakatagong katotohanan sa episode ng Superbook Adventure! Hello! Ako si Joy. Salamat sa pagsama niyo sa adventure namin ni na Chris at Gizmo. Nakakatuwa, hindi ba? Nagsimula ito nang maisip ni Chris na ang mahika ay higit pa sa isang trick. Maniwala ka sa akin, Joy. Nakakagawa siya ng himala. Sa kasaysayan, may mga tao rin na nagsasabing may kapangyarihan. Tandaan nyo na hinarap ni Moises sa mga salamangkero sa korte ng paraon nung ginawa nilang ahas ang kanilang tungkod. Ang apostol na si Pedro ay humarap sa mahikerong si Simon na binibili ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Gayunpaman, hindi nabibili ang kapangyarihan ng Diyos at ibang-iba ito sa mahika noong unang panahon. Kilala si Jesus na nakagagawa ng himala. Ang Jewish historian na si Josephus ay kinikilala si Jesus bilang doer of marvelous deeds. Malaki ang kaibahan ng mga tricks ng mga salamangkero at ang totoong kapangyarihan ng himala ni Jesus. Ang mga himala niya ay tanda na siya ay may kapangyarihan sa pisikal na mundo at sa espiritual na mundo. Nang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Iniuutos ko sa iyo, tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Naganap ang himalang ito sa Capernaum, syudad sa hilagang kanluran sa baybayin ng Galilea. Matagal na namalagi si Jesus sa syudad, nagtuturo at nagsasagawa ng maraming himala. Sa Capernaum, hinukay ng mga archaeologist ang guho ng unang sinagoga na 4 na siglo na ang tanda. Pero masigit pa ang tanda ng pundasyon ng sinagoga na ito. Ang mga bato nito ay mula pa sa panahon ni Jesus. Maaring itong pundasyon ang sinagoga kung saan nagturo si Jesus. May mga nadiskubre din ng mga archaeologist na 10 na mga tahanan na mula sa panahon ni Jesucristo. Hindi lang ang pisikal na katawan ang gustong pagalingin ni Jesus. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ginagamit ni Jesus ang kapangyarihan niya para maayos ang lahat, lalong-lalo na ang ating kalooban, para mailigtas tayo sa kasalanan. Ang mga himala ay palatandaan na may kapangyarihan si Jesus sa mga nakikita at hindi nakikita. Tignan natin kung anong natatandaan niyo sa kwento natin! Paano dinala ng mga kaibigan niya ang paralitiko kay Jesus? A. Dinala siya sa bahay sakay ng ambulansya? B. Idinaan sa butas sa bubong? C. Humukay sila ng tunnel sa bahay? O D. Tinawagan si Jesus sa cellphone? Tama kayo! Ang tamang sagot ay B. Dinala nila ang kaibigan kay Jesus mula sa butas sa bubong. Ang mga bahay sa panahong yon ay may patag na bubungan na maaaring akyatin mula sa labas. Madalas nasa bubungan ng mga tao, kasama ang kapitbahay, kumakain, nagdarasal o natutulog. Pangalawang tanong, bakit nagagalit ang mga pinuno nung pinagaling ni Jesus ang lalaking paralitiko? A. Hindi sila nababayaran sa panggagamot? B. Hindi magagamot si Jesus? C. Hindi gumaling ang lalaki? D. Dahil nagpapatawad si Jesus ng kasalanan? Ang tamang sagot ay D. Nagagalit ang mga pinuno dahil pinatatawad ni Jesus ang mga kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Alin ba ang mas madaling sabihin, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o tumayo ka at lumakad? Alam nilang Diyos lang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Nang sinabi ni Jesus na napatawad ng kasalanan niya, sinasabi niyang siya ang Panginoon. Para maipakitang nagpapatawad siya na hindi naman nakikita, ginamot ni Jesus ang lalaki, himala na pwede nilang makita. Marami pang himala ang nagawa ni Jesus bukod sa panggagamot. Gaya ng pagpapakalma ng bagyo sa lawa ng Galilea. Taong 1986, nahukay ng mga archaeologist ang isang bangka na mula sa panahon ni Jesus. Ang bangka ay nasa putikan malapit sa lawa ng Galilea. Kaparehas din ito ng ginamit ni Jesus at ng mga disipulo. Naalala niyo kung gaano kalakas ang bagyong yon nung naroon tayo sa bangka? Nasa lawa tayo ng Galilea, naglalayag sa hilagang kanluran ng Capernaum, patungong Gargesa sa silangan. Ang lalim ng lawa ng Galilea ay halos 700 talampakan
at napaliligiran ng matatarik na burol at bundok. Ang kondisyong ito ay makagagawa ng biglaang bagyo na may ipo-ipo at malaking alon na may taas na 7 talampakan. Hindi malayong matabunan ang alon ng ating bangka. Ngunit ilang salita lang na mula kay Jesus, naging kalmado ang bagyo. Tumigil ka na! Tama na! Tumahimik ka! Nakarating tayo sa Gargasa, sa kabilang banda ng lawa ng Galilea. Dito natin nakasalubong ang lalaking sinapian ng mga demonyo. Noong 5th siglo, isang magarbong simbahan ang nakatayo dito. Dito lamang nadiskubre ang labi ng simbahang ito. Nang makaharap namin ang sinapian, nalaman kaagad ng demonyo ang lakas at kapangyarihan ni Jesus. Sabi ng lalaki kay Jesus, "Ang pangalan ko'y Pulutong dahil marami kaming nasa loob ng lalaking to." Pulutong ang terminong ginagamit sa hukbo ng Roma. Yun ang pinakamaraming bilang ng sundalo, mga 6,000 lalaki. Marahil pinili ng demonyong pangalang yun para matakot si Jesus at ang iba pa upang isipin na kasing lakas niya ang nakakatakot na hukbo ng Roma. Ngunit gaano pa karami ang demonyo, wala silang laban sa simpleng salita ni Jesus. Sige. Pagkatapos ng himalang to, bumalik na si Jesus sa kabilang parte ng lawa. Naglayag si Jesus mula sa kabilang parte ng Galilea. Sinuong ang bagyo para sa isang lalaking to. Ginagawa pa rin to ni Jesus ngayon. Lahat ng tao, bawat bata, mahalaga kay Jesus. Yung iba gumagamit ng mahika. Pero si Jesus, kinakausap lamang niya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo. Nagawa ni Jesus! Ibig kong sabihin, naiintindihan niyo ba talaga kung ano yung nangyari? May kapangyarihan siya sa tao, sa kalikasan, at maging sa mga bagay na hindi nakikita. May kapangyarihan si Jesus na manggamot, magpakalma, at magpabalik. Ginagamit niya ang kapangyarihan na yon para alagaan tayo, ang mga anak niya. Chris, humayok at ipagsabi ang iyong mga nakita at narinig. Lagi mo akong makakasama. Ang super verse ngayon ay Juan 20:31. Isinulat ito upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa iyong pananampalataya, magkakaroon ka ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi ako nakapagmimilagro, pero mahusay naman ako sa ginagawa ko. Ang tunay na milagro ay mula sa Diyos. Yun lang ang oras na meron tayo ngayon. Isang tanong lang ang iiwan ko.